farm na siya agad ng kanyang arsenal. And speaking of farming, eto na nga Baymax, this is already a match point para sa next play solid. Pero we'll see what to see if next play League of Dawn. Dito na tayo sa match 2 para sa third series. Yes, and look at this, on the middle lane, the harassment is real coming from Matilda. Pero both of the hypercarries of the team would focus on their own respective buffs. And then naiwan dito sa middle lane is both of their supports na nagaharasan lang din naman and hindi nagpapatalo sa isa't isa. Whereas on the top lane, 1-1 is being very aggressive because he knows na makakalabang siya agad sa melee hero na si Esmeralda while siya patalon-talon lang dito and umiiwas. Speaking of patalon-talon, actually talagang tinotont niya dito, bae, ang isang Esmeralda. Spamming up stickers is real, plus the fact that as you can see kanina, andun din yung Selena para titignan nila kung finally clear ba, pwede ba natin i-gank. Pero yun lang ang sinasabi ko, that was the potential gank na sana. Kung nag-connect yung Abyssal Arrow kanina, might as well maaaring nakapita sila ng isa. Pero mukhang naamoy yan ni Baksha dahil nandito siya sa may Gedli. Nag-aabang kung sino ang magkocommit dito sa dalawa dito sa top lane. Yes, and tulad nga ng sabi ko, eto yung pwedeng kailangan iwasan dito ng ating Selena na lagi siyang mamatabi ng Abyssal Arrow. Won't connect onto the top lane, though yes, nasayang yung Purify ng Esmeralda. Ang kinasamaan lang dito is hindi niya magamit yung avarice niya, Ate B, kasi hindi siya makalapit dun sa 1-1 and most of the time sinasaiwalan siya. Pero speaking of sayo sa may bottom lane, hindi na makakasayaw yung ating Paquito because there goes the Blazing Duet taking the first blood for next play solid. Was on the top lane, hindi makapalag yung Esmeralda natin at yung 3 members of Liquid while they take down dito the gold plate of the third. So Pakwang Du will try to escape, but here comes Baksha with the follow-up. Sinubo ka agawin yung gold crab kasi hindi niya nagawa. Sinigasaan yung 1-1 dito with the slow, the stun, the sunog, the delaying tactics na ginagawa niya para hindi makalayo kay Esmeralda. Pero Esmeralda dito terbahan ng mountain shocker, might fall down yung ating Baksha pero makaka-disengage pa rin luckily with the help of his tankiness. Oh, mamundikan na yun. No? Right on point, ginamit yung Mountain Shocker to get the enough mission and vision. Pero yun nga lang, hindi pa siya masyadong masakit. And kanina, Baymax, actually, naging mirror match yung nangyari. Yun nga lang, they are not able to pick one from the team of Next Play. So, Let's Play Liquid rather. And speaking of pagsayaw, ang ganda rin ang pag-ariba, pag-kending nung Claude natin kanina. That was a 3v1 situation and they were able to pick down one. And that was the Claude na nakasecure nung first blood, which is evidently masasabi natin na talagang dapat ginagrab niya yung mga small skirmish na ganun para makapag-farm siya agad ng arsenal and to go online as early as possible. Yes, speaking of online, ako kailangan talaga nilang ma-prevent yung pag-online ng Esmeralda natin dito, which is di magkoconnect yung falling star mo niya. Was here on the top lane, the aggression is real from both sides of the team. Was sa middle lane, nakodrikado yung kalagaya ni Matilda. Matilda falls down onto the hands of Claude. And yun yung kailangan yung iwasan na lahat ng kills ng Solid kay Claude na pupunta kasi once na naka-item yung Claude with the Blazing Duet alone can take down your team entirely, especially with this kind of squishy heroes na hawak ng Next Play Liquid. Almost 4 minutes into the game tayo, Claude already going for the Demon Hunter Sword. Whilst syempre yung Alice natin, walang pagbabago yan, Ate B, would go for the Clock of Destiny. Sa other side naman, Paquito would go for the Bloodlust after off-cam kill tayo onto the top lane. That is a 3-man gang galing sa Next Play Solid. Actually, dumating din doon si Togo kasi yun nga lang, hindi umabot yung Abyssal Arrow niya. So, he was supposed to save itong ating tropang si Sumpaka. So, yun nga lang, a little bit too late to go for that backup. Evidently, Baymax, ang nangyayari dito, Next Play Liquid, ganito yung nangyayari kanina. Ang ganda ng initiation. Ang ganda sana ng kanilang mga possible setup. Kasi yun nga lang, medyo nababaliktad sila with a 3-man rotation na pinapakita ng Next Play Solid. And here comes another potential clash. Pero yun nga lang, hindi lang nag-connect yung Abyssal Arrow dito ni Togo. Tibi na merong Selena and meron tayong Hisun Shin sa side ng Next Play Liquid kaso hindi nila ma-check out yung location ng enemy team. Kaya naman sila ay magagang ulit dito sa my middle lane because of the Baksha. At B, the reason kung bakit hindi nila malocate, yes, they have the Selena, the Abyssal Trap. Kaso yung Baksha, lagi tinatapakan. Pero speaking of Baksha, siya ang tinamaan. The turtle is still alive. Pero makukuha nung Claude dati with the Blazing Duet taking down Yesun Shin. Pero hindi pa tapos. The teleport is there. Togo might fall down. Hinahabo siya rito ang dalawang member with Esmeralda. Pero MB still on the go. Look at the basic attacks coming from Claude with the Art of Thievery. Look at the slow. An off-cam kill coming for the double kill doon kay Luo Yee. Next play solid 7-1. 5 minutes into the game pa lang, Ate B.
hindi pa makasagot as of now ang nakikita natin for the next play, Liquid. And yes, tama yun, Baymax, no? Even though meron silang enough vision, hindi nila nagkakaroon, ano, bibigyan ng justice or tamang execution. And at the same time, we have to commend this faction na talagang everywhere on the map. Look at this. So from the top, tingnan mo, mapupunta na yan mamaya doon sa may down bottom. And look at the time. It's already 5 minutes and 30 seconds but the turret has been taken out doon sa may third tier turret, doon sa may down bottom. Vacuum has been committed as well. So pak, medyo delikado. Ito na naman yung back shot. Nagugulungan siya dito right under the nose of the turret. The goal was there but he wasn't able to save the life of Sumpak kasi masyado nang late, at also tatlo yun, Bey. Walang pahinga. Pag-ikot niya sa mid lane, puntang jungle camp ng kalaban, diretsong top lane. And speaking of top lane, namatay yung ating Selena on the top side sa kamay ni Esmeralda. And the problem happening on the next play, Liquid, is they can't utilize the Mountain Shocker and the Abyssal Trap to know the location of the enemy. Pero speaking of enemy, enemy is going to fall down onto the hands of Matilda. Pero Matilda might fall down as well kasi hindi pa tapos yung bakbakan dito, Ate B. Oh, this was a 2v3 situation and Claude totally in a good situation. 1-1 was able to take her flight pero eto na nga, this is not right. Kasi yun na nga, mapipilitan siya mag-back pero Blazing Do It has been committed para mag-back lang muna. Togo, mapipilitan mag-back dito. Naipit siya ng tatlo. Turtles Possess has been committed as well pero Esmeralda, nilinkisan sila and that was a trade of 3-0. Still, next play, Soli dominating this match. 7 minutes on the clock. Tama ka dyan, 7 minutes on the clock and we're already having 6,000 gold lead in favor of next play Solid. And item-wise, meron na yung luwi natin dito na Enchanted Talisman and going for, I think, the glowing one was yung ating Alice would go for Enchanted Talisman na may kasama ng Clock of Destiny. While si Claude going for the golden staff already, kaya naman pala ganun nakasakit yung kanyang Blazing Duet. And speaking of kasakit, talaga namang Falling Star mo na magkoconnect dito sa may bottom lane, kaya naman unstoppable na pati yung Claude natin with that off-cam kill. And grabe, yung next play Solid. And expect ko na hindi sila magagang most of the time kasi nga Yison, Shin, Selena, no? I understand that the site na pwedeng ibigay nung Selena is manenegate nung Baksha. But the Mountain Shocker, I think, medyo ano eh, nagkakamali siya ng ano, ng execute ng Mountain Shocker niya most of the time sa teamfight niya ginagamit. Kailangan hindi. Go! Pero yun nga, no, ang nangyayari kanina, yung tamang execution, yung talaga yung hinahanap natin at the same time. And as you can see here, Matilda was able to pick down one kanina. Kaso yun, yung Circling Eagle, ginamit niya kahit na low HP na siya. So I believe Baymax medyo napipin down yung next play Liquid into committing properly kung kailan nila i-execute. Pero ito, speaking of execution, ginamit na nga right on time ang kanyang Mountain Shocker to have a clear view kung nasa na nga ba yung mga repa. Yes, ito yung inaantay ko about the Mountain Shocker that he should activate this hindi sa team fight kung hindi to know where the location of the enemy team. Kung medyo maaga niya itong ginawa, most likely hindi sila ganito kahirap ngayon in terms of farming kasi look at their jungle cramps. Their jungle cramps, it is entirely cleaned by next play Solid. And talaga namang walang magawa dito kahit may Matilda and pakito pa ang next play Liquid. Kasi itong dalawang to is trying to pick up the enemy kasi sila yung mapipick up dito. Look at the damage output of Alice. Look at the damage with the Falling Star Moon. Would that connect to anybody though? Pero grabe naman yung takedown na ginawa kay BN sa loob ng base ng Liquid pero hindi pa tapos. Look at Claude with the basic attack tapos BMI out ng Drabal. Lumili pa dito yung Matilda natin pero the damage output of Esmeralda for the monster kill is real. Pakito is the only one left and that is not the real deal. Kaya naman masashutdown siya kasama ni Claude. Whilst the next play Solid dito would try to take down the inhibitor turret on the mid lane, another Falling Star Moon will connect to the enemy. There goes Esme 805 with the legendary status and I think this is it, Panzit. Next play Solid would try to end the game. BN would try to defend their own base with the Mountain Shocker. Kaso look at the damage output na binibitawan ng Solid dito. Actually, nagawa niya pa namang dumepensa atin. Oh, yeah, I was really looking forward na medyo mabubitasan nga nila. Kaso yun nga, no, kanina yung Selena na iwan ng natitira. Pero alam naman natin yung clearing capability ng Selena is not that much. Kasi syempre, single target lock lang yan. Pero the good thing is, yung YSS yung nag-respond. Also,
So, Baymax dito kanina, nakita natin gaano kakunat ang isang Esmeralda and even the vacuum. If you did mention about this earlier, yung vacuum kanina tatlo, yung na-vacuum doon sa may middle lane turret. Kaya talagang pumalikwas yung mga members from Next Wave Liquid. Pero eto na nga, seems like they're up for another fight dahil pipilitin na nilang pigain ang Liquid dahil yung Lord na ang kanilang binabakbakan without even waiting for that Lord to become the Luminous Lord kasi G na G with the teleportation. Grabe naman yun. Ebarg na Ebarg 111 be able to take her flight dahil siya agad ang unang naka-play Liquid at aantayin na lang nila mag-respond yung Lord. And finally, this would be the last push para sa next play Solid. What a perfect teleportation galing sa ating Luoyi executing a member of Next Play Liquid. Ganon klase ng playstyle sana yung naiwasan ng Next Play Liquid kung yung Mountain Shocker na activate niya ng mas maaga, kaso nga hindi niya nagawa. The Lord is marching on the middle lane, even though level 1 Lord to, kayang tapusin ng Next Play Solid ang laban kasi most of their members are up and Backside is still on the go. Alice on the other hand, hindi na nila kayang kukwasan ang buhay dito. Here comes another teamfight, Ate B. Yes, another team fight. It's really falling star mo nit big connect doon sa tatlo. Pero yun na nga, kahit na nasa ilalim sila ng tore dito, talagang power lang is real. And here comes another round belonging to Next Play Solid.